Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam natin lahat kung gaano kaimportante ang ating dila. Dahil dito, nag-i-enjoy tayo sa sarap ng ating kinakain. Nagagawa din nating magsalita dahil sa dila. Pero ang mga hayop na tampok sa ating video ay dinala to the next level ang purpose ng kanilang dila. Ang iba ay may dila na tatlong talampakan ang haba. Ang iba naman ay ginagamit bilang pain sa isda. Kaya naman sa video na to, makikilala mo ang mga hayop na may kakaibang dila. Kung ready ka ng madagdagan ng iyong kaalaman sa Animal Kingdom, tara at umpisahan na natin. Pagdating sa pagalingan ng dila, ang mga kamilyo na siguro ang unang papasok sa iyong isipan. Mabagal lang kung kumilos ang mga hayop na to, pero siya namang ibinilis ng kanilang dila. Para kasi itong madikit na suction cup na kapag tinamaan ng insekto, hindi na ito makakatakas. Ang bagal kumilos, di ba? Kaya naman importante ang kanilang dila na parang missile kung tumira. Ang isa pang hayop na may pamatay na dila ay ang palaka. Sa bilis ng kanilang dila, kaya nilang tumangay ng insekto na wala pang segundo. Hindi lang yan, puno rin ito ng muscle. Ayon sa research, ang kanilang dila ay kayang bumuhat ng may bigat na 150 times ng kanilang body weight. Katumbas yan sa taong nagbubuhat ng ref gamit lang ang dila. Ito ang dahilan kung paano nila nakakayanang kumain ng malalaking prey. Next ay ang mga salamander. Mukha man silang boring at hindi exciting, sigurado mapapabilib ka naman sa bilis ng kanilang dila. Sila kasi ang may title bilang fastest tongue sa Animal Kingdom. In fact, kailangan pang pabagalin ng 40 times ang video para lang makita kung gaano kabilis ang kanilang dila. Imaginin mo, mas mabilis pa ang kanilang dila sa isang kisap mata. Amazing, di ba? Kung ang iba ay may dila na parang missile, ang iba naman ay may dila na ginagamit bilang pain sa isda. Ang mga alligator snapping turtle ay may dila na kulay pink na aakalain mong bulate. Ginagawa nila ito upang linlangin ang mga isda na isa nga itong libreng pagkain. Kapag may lumapit na isda, ito na ang pagkakataon upang sakmalin ang biktima. Ang mga ahas ang isa pang hayop na gumagamit ng dila upang makahanap ng pagkain. Ginagamit nila ang kanilang dila upang amuyin ang paligid. In short, parang ilong ang trato nila sa kanilang dila. Ginagamit nila ito upang amuyin ang mga pheromones at iba pang scent chemicals na nilalabas ng kanilang prey gaya ng daga. Ang kanilang dila ay may sangay na kaliwat kanan at ang tawag dito ay bifurcate tongue. Kung ang amoy ng daga ay napipick up ng kanang sanga, it means nasa kanang direksyon ang kanilang pagkain. Ang kanilang butas sa ilong o nostril ay ginagamit lang nila upang makahinga. Hindi naman kasi ito nakaka-pick up ng amoy gaya ng kanilang dila. Ang iba pang hayop na may ganitong dila ay ang mga bayawak. Pero kung ang labanan ay ang pahabaan, ang mga nectar bat na siguro ang mag-uuwi ng corona. Ang kanilang katawan ay 2 inches lamang, samantala ang kanilang dila ay may haba na 3.3 inches. 150 times itong mas mahaba sa kanilang katawan. Kailangan nila ang mahabang dila upang sipsipin ang nectar sa dulo ng bulaklak. Kung ang mga paniki ang umiinom ng nectar tuwing gabi, ang mga hummingbird naman ang taga-inom tuwing umaga. Gaya ng mga paniki, meron itong mahabang dila na ginagamit panipsip sa nectar ng mga bulaklak. Sa haba ng kanilang dila, malamang ay nagtataka ka kung paano nila ito na itatago. Ito ang skull o ang bungo ng hummingbird. Ito naman ang kanilang dila. Mapapanood sa video na ang kanilang dila ay konektado sa kanilang tuktok o bumbunan. Kakaiba ang kanilang dila dahil konektado ito malapit sa kanilang utak. Kung na-amaze ka sa dila ng mga hummingbird, siguradong makikitan ka sa dila ng mga sun bear. May haba kasi ito na 10 pulgada. Very useful ito sa mga bear upang himurin ang honey o pulot sa bahay ng mga bubuyog. Next sa ating list ay ang mga pangolin. Kung ang tao ay 3 inches lang ang haba ng dila, ang mga pangolin naman ay may 16 inches long na dila. In fact, mas mahaba pa ito sa kanilang katawan. Kailangan nila ang ganito kahabang dila upang abutin ang mga nagtatagong langgam. Sa sobrang haba, konektado ang kanilang dila sa kanilang balakang. Yang nakikita mong muscle, parte lang yan ng kanilang dila na konektado sa kanilang pelvic bones.
Ang isa pang hayop na may ganitong katangian ay ang giant anteater. Wala itong ipin dahil tanging langgam lang ang kanilang kinakain. Para abutin ang mga langgam, inilalabas nila ang kanilang dila na may haba na 2 talampakan. Para itong spaghetti sa haba. Ngayon, makikita mo sa video kung gaano kagaling ang kanilang dila sa pagsimot sa mga nakatagong insekto. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Sana ay marami-rami ka nang nakuhang libreng impormasyon. Alam mo kung ano pa ang libre? Mag-subscribe sa channel ko. Pindutin lang ang subscribe button sa ibaba ng video at bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Sige na, libre lang naman ang subscription eh. Please! Kung para sa'yo amazing ang mga hayop na may mahahabang dila, eto naman ang mga hayop na may matitinik at matulis na dila. Una na dyan ang mga gansa. Kung ngayon ka lang nakakita ng kanilang dila, mapapansin mo na napapalibutan ito ng tinik. Ang tawag dito ay tomia. Importante ang tomia sa tuwing kumakain ang gansa. Para kasi itong ipin na tumutulong sa pagpunit ng malaking dahon na siya namang paboritong kainin ng mga gansa. Ang mga penguin ang isa pang ibon na may kakaibang dila. Alam nila kung gaano kadulas ang balat ng isda kaya naman nag-evolve ang kanilang dila na puno ng spikes. Ang tawag dito ay papili. Dahil sa spikes at papili, nahihirapang makatakas ang mga isda once na nasa bibig na ito ng penguin. Kaya naman puno ng bristles ang kanilang dila. Kung ang topic ay bristles o spikes, malamang ay pamilyar ka sa dila ng mga pusa. Kung meron kang alagang pusa, mapapansin mo na puno ito ng bristles na aakalain mong liha. Ang tawag dito ay filiform papili. Dahil sa kanilang dila, nagagawa nilang himurin ang natitirang karne na nakadikit sa buto. Para din itong suklay sa tuwing dinidilaan nila ang kanilang katawan. Ibahin mo naman ang istorya ng mga langaw. Wala itong dila gaya ng maraming hayop. Ang kanilang panlasa ay nakalagay sa bawat dulo ng kanilang paa. Kaya sa tuwing dumadapo ito sa iyong ulam, para na rin silang nakikitikim sa iyong pagkain. Yuck! Kung tutuusin, ang dila ang dahilan kung bakit tayo nakakapagsalita. Kaya naman espesyal sa mga tao ang dila dahil gamit natin ito sa komunikasyon. Espesyal din sa mga parot ang kanilang dila. Biruin mo, kaya nilang magsalita ng parang tao dahil yan sa istruktura ng kanilang dila. How about a rooster? Ayon sa research, ang mga parrots ay kayang bigkasin ang 1,000 human words. Kaya naman napaka-importante sa mga parot ang kanilang dila dahil gamit nila ito bilang komunikasyon. Oh, Miss Scott, paddock farm. Oh. Pero guys, hindi lang mga parot ang gumagamit ng dila sa pakikipag-communicate. Ang mga emperor tamarins ay kilalang naglalabas ng dila sa tuwing ito ay nagagalit. Ang kanilang dila ay paraan ng kanilang threat display. Kaya kung makikita mo silang nakadila sa'yo, lumayo ka muna kung ayaw mong makatikim sa kanila. Ang mga blue tongue skink ang isa pang hayop na gumagamit ng dila bilang threat display. Nilalabas nila ang kanilang asul na dila bilang panakot sa mga predator. Sa Animal Kingdom, ang asul ay kulay ng lason. Akala tuloy ng mga predator na may lason ang mga hayop na ito dahil sa kulay ng kanilang dila. Sa totoo lang guys, wala talagang lason ang mga blue tongue skink at taktik lang nila ito para takutin ka. May kita sa video kung paano nila gamitin ang dila bilang panakot sa malaking ibon. Maski ang mga tuko ay ganito rin kung magalit, nilalabas nila ang kanilang dila na kulay pula upang takutin ang kanilang kalaban. Kung minsan, ginagamit nila ang kanilang dila upang basain ang kanilang natutuyong mata. Ang galing, no? Last sa ating listahan ay ang mga giraffe. Meron itong mahabang dila na ginagamit nila sa pamimitas ng dahon o ng anumang pagkain. Ang kanilang dila ay kulay purple upang makaiwas sa sunburn bunga ng matinding init sa Afrika. Alam nyo ba na sa sobrang haba ng kanilang dila, ginagamit nila ito para mangulangot? Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Vince TV, Journey Villasan, John Eric Aguilar, Angela Nicole Besana, Cyborg Werewolf Gaming, Wens Jan Lacau,
at Ardy Dale Espinosa. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!